Hi guys! Ngayon, papakita ko sa inyo ang dalawang generator na tumatakbo na nakasynchronize. Pero ngayon yung isa, papalarmahin natin ng reverse power trip. So paano ba ginagawa ito? Bakit kailangan natin gawin? So usually, during inspection, mga betting or annual inspection, isa ito sa tinitingnan. Maramihan kasi sa mga sa ibang crew medyo nakalimutan ito paano gagawin. So re-refresh ko lang kayo. So ipapakita sa inyo ng 3D dinner ko kung paano niya papalarmahin o gagawin itong reverse power. Okay, let's go! Hello guys! Ngayon, testing natin yung reverse power trip ng system on generator. Una, i-manual natin yung generator ng governor. Manual. Pagkatapos, ibababa natin yung total generator until negative load para mag-activate ng reverse power. Yung generator number 1 ang i-activate natin. So, sa generator number 1, sa generator number 1, ilo-lower ko siya hanggang sa negative na load. At ang number 2, ira-rest ko para umangat yung kanya load. Hanggang mag-activate ng yung reverse power trip. So, makikita natin dito sa panel kung ano yung magiging reaction ng load ng generator. So, sisimula ko na. Importante, habang nag-a-adjust ka ng governor, monitor mo rin ang frequency. Almost, alam na tayo. Yun na. Ngayon, makikita natin siya, may alarma na siya. Lumalabas. Ngayon, na-activate natin yung reverse power ng generator. So, importante na pag ginagawa itong testing na ito, may presence sa mga senior officer. Kasi madalas ginagawa ito during inspection. So, I hope you learned something on this video. Salamat!